Tingnan nyo to mga badit, tingnan nyo to. Our Mother Mountain, Mount Makulot, from a distance. Mabini, Tubawan Road, Batangas City, Lipa City, Mount Malipunyo. And we are here at Mabini. Pinuntahan natin yung bahay na yon kanina, sa taas na yon. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true. Ideal for camping. Pwede mag tayo dito ng tent. Yan. So, puro mangga itong nakikita natin dito sa palibot. Hanggang dun sa baba. Hinawa na talaga to. So, pwede magtayo ng tent dito sa medyo patag. One of these days mga buddy. Good morning once again, mga buddy. Whew. Ang oras ay 6:43. At nandito tayo ngayon sa Burol. Nasa likod natin itong Kawayanan. So before, lumabas tayo doon nang umakyat tayo dito sa kabila.
Ngayon, subukan natin kasi may nakita ako ditong daan. Subukan natin na puntahan. So, nandito tayo ngayon sa isang creek. Ito ay patay na creek. At definitely, inaagusan to ng tubig in case na malaki ang or malakas ang ulan. Yung ating dinadaanan ngayon, tayo ay naglalakad dito sa tuyo na agbang or creek. So kailangan natin bumutas ang daan dahil hindi ito nadadaanan ng tao. Tuloy tayo umakit mga buddy. Kailangan natin gumamit ng ating knife para makalusot dito sa matitinik na to. Ayan o, tinik niya. Kaya dapat tayo mag-ingat kung sakali tayo nasa kabundukan. May mga puno na ganito yung tinik. Kaya dapat ay listo tayo. So ito pang mga kawayan ang kailangan natin sabasin. Okay na to. Okay, clear na tayo. Sa kabila. Pwede nyo rin gamitin itong knife na to pag medyo matarik at pang ahon nyo. Medyo mataas itong ating inaakit na body. Napapansin nyo, umiikot yung ating mga mata dahil baka may matapakan tayo na ahas. Kaya natin humuli pero kailangan natin na tayo muna una makakita sa kanila upang sa ganun ay hindi nila tayo maunahan. So yan pa yung taas pero ito na yung last na kawayan na ating lalampasan kaya medyo madali-dali na ang daan. Body and trail. Ayan. Ito yung trail yan. Yung ating pinanggalingan. Yung baba na yun. So ito ay papuntang Barangay Santo Niño. At ito naman papuntang Barangay Pitugo. Kung napanood nyo yung ating isang vlog, yung jungle quarantine, dito tayo dumaan nun kaso hindi na tayo dumiretso dito sa may Barangay Santo Niño. Sinek lang natin tong trail na to. So far okay yung ating starting point kahit medyo masukal
na overcome natin yung kawayanan na yan. Itong trail na to, ito yung ating tinahak ng isang araw pababa. Kalalampas lang natin sa patay na creek na ito. Itong creek na to ay napakahalaga ang papel para tayo makasurvive kung tayo ay nasa kabundukan. Nandito na tayo sa isang parte ng kabundukan na kung saan makikita natin dito sa baba ay may patay na creek or agbang. Katulad na sinabi ko sa inyo kanina doon sa taas, yung creek or yung mga agbang or yung mga daanan ng tubig, ilog ay may mahalagang papel para tayo makasurvive at para marating natin ang bahayan. Wala kayong ibang gagawin mga bagi kundi sundan nyo lang kung saan dumadaloy ang tubig ng isang ilog o kahit patay na ilog to, basta sundan nyo lang ito pababa at sinisigurado ko sa inyo na kayo ay dadalhin yan sa kabahayan. Pero bago tayo bumaba at sundan natin yung creek, ituturo ko sa inyo ngayon ang paggagawa ng apoy na hindi tayo gumagamit ng lighter or posporo. Okay mga buddy, ituturo ko sa inyo ngayon ang paggagawa ng apoy sa pamamagitan lang ng ating paracord bracelet. So itong paracord bracelet, ang kahalagahan nito in case na kailangan mong gamitin ang isang tali o kailangan mong magpa-apoy, pwede mong gamitin itong pinaka cord niya. Ito ay 550 para cord. Then meron din siyang built-in compass at meron din siyang whistle in case na mapahiwalay ka sa mga kasamahan mo, pwede mong gamitin ito as signal. At ang mahalagang parte ay ito. Ito yung tinatawag na fire starter. So ang gagawin natin, ikikiskis mo lang itong metal na ito dito sa part na to para makagawa ka ng apoy. Yan. So ang gagawin natin ngayon sa pamamagitan itong tali na to, first gawa tayo ng or kuha tayo ng himulmul nitong tali na to. Yan. Okay, then konting to yung dahon, see, yan ang kahalagahan ng paracord bracelet. Kayong mga gustong bumili ng ganito, marami yung ganito sa mga survival shop sa Manila at sa online meron din nabibili nito sa Lazada. Pero ito, nung binili ko ito, ako na ang gumawa nitong mismong bracelet. Bumili ako ng tali o ng cord niya, then ito, isang set.